start feeding yourself healthily. Mindset mo, body mo, spiritual level mo, emotions mo. Pagdating sa content creation, like any other jobs, you have to be professional. You have to be the best you can. Pagka ang mindset mo is gusto mo talagang maging better content creator, kailangan na na-recognize mo o na na-check mo kung ano na ba ang naabot mo. Pero may isa pang ano, ito ano lang eh, iwan ko kung papalo ka dito para isa pa sa makakatulong para talaga what maging... What is that? Ano? Para maging better, better content? Oo. Creator? Oo, ano ba? Is bukod, that, ano ha? Is that churbol yan ha? Bukod doon sa sinasabi natin ha? Baka ito, naman ano, kwento mo lang yan. Hindi, ito talaga ano to, effective to. So, Honey Patsky, how are you this fine summer morning? Okay lang, kahit mainit siya, kaliligo lang kasi natin. At syempre, kailangan natin magtrabaho. Kahit mainit. Hindi, paano natin to? Pang aircon natin to in the future. Yes, oo. May plano kasi kaming lumipat dun sa ibang room na may aircon. So, how to be a better content creator? A better content creator must be a value giver. Kasi syempre, kaya ka, first of all, kaya ka naging content creator is for you to give value doon sa mananood siya, sa audience mo, or sa kanya na naghahanap ng makabuluhan. Something that is worth watching. Ah, ang ibig mong sabihin, ang isang content creator, para masabi natin na better content creator siya, is... nasa isip niya talaga, ano ba yung value na naibibigay ko? It's either definitely entertainment or educational na makukuha nung target subscriber mo o target audience mo. Nabanggit mo yan dati sa mga past ano mo, past videos mo na na-i-upload. Naisip ko na yung isang better content creator, nagbibigay talaga siya ng value, either entertainment or educational. Paano naman yung... syempre, hindi talaga maiwasan na sa isang tao parang mamaya na lang, kaya bukas na lang, o saka na lang siguro muna. Kumbaga, I'm not in a mood or something like that. Like you said, no? Procrastination. Yes. It's a bigger problem of most of this generation. Hindi lang content creator ah. Hindi lang content creator. Marami. Mamaya na lang. Pagod. Ganun. Ihintayin mo yung timeline na okay ka na. When is that? Kapag ba retired ka na? Kapag ba wala ka nang ginagawa? No? And then, eventually, you'll say, I regretted not starting 10 years ago, 20 years ago, ganun. Kasi ano eh, hindi ka nag-build ng healthy routine. Kumbaga, napakasimple lang naman, you build healthy routine. Nasasabi ko na lang ngayon na simple lang. But I started struggling din. Kita mo, di ba? I struggled. But, minindset ko yung, binago ko yung mindset ko. Nag-change ako ng mindset into something that is positive. Kasi magsisimula naman talaga yan sa mind mo. What you feed to your mind, yun yung ipoproject mo outside. So, start feeding your mindset healthy food, ganun. Healthy thoughts. Start your day like, halimbawa kung nagising ka na, syempre ako, I pray, and then I make the bed, and then I cook breakfast, ganun. Minsan, nag-walk tayo sa beach, ganun, nag-exercise. Mga ganun muna. So, para maging healthy yung mindset mo and then maging healthy yung body mo kasi you don't want to be a content creator na is struggling sa health. Oh, hindi mo rin mape-perform yung pagiging content creator mo kung talagang ano ka, sakitin ka. Kahit hindi content creator. Oo. Kahit yung regular mo na 9 to 5. Mm-mm. Kung sakitin ka, lagi ka ding absent. Lagi ka ding naka-sick leave. Ganon. So, start feeding yourself healthily. Mindset mo, body mo, spiritual level mo, emotions mo, ganon. Kasi syempre, you don't want to be, ano eh, that kind of person na dala-dala yung personal matter niya doon sa job niya.
Ay, kasi yun ang minsan na nangyari, na paghahalo, kaya tuloy, yung personal life niya, apektado din yung trabaho niya. Mm-mm. Kaya nga, may tinatawag na personal eh. Mm-mm. So, labas doon yung job mo. Uh-huh. Labas doon yung ibang mga sideways na ginagawa mo. Personal nga eh. Sarili mo lang, or family mo lang, or loved ones mo lang, uh-huh. or partner mo lang. Labas yun doon. So, kapag pagdating sa content creation, like any other jobs, you have to be professional. Mm-hmm. You have to be the best you can. Mm-hmm. What you mean is, to be a better content creator is nandun talaga yung discipline. Discipline. Kasi pagkawala yung discipline, bara-bara lang eh. Ang mangyayari, mm-hmm. kumbaga, wala kang specific na path, wala kang specific na direction. Oh, wala. Dahil daladalahan ka lang ng... Go with the flow. Oh, go with the flow. Mahirap yun. Hindi ka magiging better content creator kung go with the flow ka. Wala kang, tawag nun, paninindigan, wala kang... Disiplina. Disiplina, yung dedication mo dun sa ginagawa mo. After all, you choose to be a better content creator. You chose to be a content creator. Like any other jobs, kailangan mo ng dedication, kailangan mo ng discipline, resilience, adaptability, mm-hmm. authenticity, and willingness to learn. Mm-hmm. Diba? So, pukpukin mo din yung katawan mo. Sabi nga nila, you have to push more. Push your boundaries. Uh-huh. Push your limits. Talaga, mm-hmm. ganun. So, how naman? Paano naman yung mga content creator na okay na sila doon sa skills nila? Ngayon. Ngayon. Kasi ganito, no? As a person kasi, lalo na pagka na-reach mo yung sinasabi nilang adulthood o kaya nagmamatured ka. Hindi, teenager lang tayo. Kung darating ako doon, halimbawa. Mapapaisip mo sa sarili mo na I have to be a better person. Yeah. Yung ganon. Kaya pagka naisip mo na yon, mayroon kang gagawin. Alam mo yung gagawin. Kung halimbawa, dumating ka na sa punto ngayon na naisip mo na na-reach mo na yon na kailangan kong maging better person. Alam mo yung gagawin niya. Ang gagawin niya, kasi hindi mo marireach yung to make a better person kung hindi mo nakikilala kung ano ka ngayon. Yan. You have to realize or to assess yourself ano na ba ang achievement mo, ano ba ang naabot mo. Kasi hindi ka makaka-upgrade, hindi ka makakapag-improve kung hindi mo nakikita yung really status mo as yourself. Mm-hmm. Ang ibig kong sabihin, ito, para makuha nila, ang ibig kong sabihin, i-ampas natin sa pagiging content creator. Mm-hmm. As a content creator, lalo na pagka baguhan ka pa lang. Like us. Para sa atin. Meron ka naman talagang mga nagagawa. Uh-huh. Pero pagka ang mindset mo is gusto mo talagang maging better content creator, kailangan na-recognize mo o na-check mo kung ano na ba ang naabot mo. So, meaning to say, you have a regular check-up din. Mm-mm. Na parang medical din, ano? Uh-huh. You have to have a regular check-up din dun sa mga abilities mo, skills mo, mm-hmm. ganun, sa sarili mo. Uh-huh. Kasi nga, there is room for improvement. Nice. Ibig sabihin, di ba, as a content creator, nagsasalita ka, content creator is nag-scriptwriter ka, nag-edit ka, nag-color grade ka. Di ba, sabi natin, ang daming ginagawa ng isang content creator. Oh. Para maging better content creator ka, nag-check mo yun kung nag-i-improve ka ba. Nabasa ko dun sa isang comment natin. Sabi niya, hindi ka na daw robot. Dahil dito sa... At least nakatulong tong ginagawa nating couch talk ka. Hindi ka na daw robot magsalita. Kasi nung simula, no, parang pusang robot. Nung mag-isa lang. Steve, parang military ang ano. Kala mo, kalalabas lang ng kampo. Ibig sabihin, tinan mo ha, diba? From robot to human. To human. From robot to human. Nagbago. Nag-improve. Kailangan nag-improve ka. Ako din personally. Kasi
pwede namang mag-change for a better and change for worse. Worse. Yun yung mangyayari. Kaya depende nga kung alin yung tatahakin mo o alin yung pipiliin mo. Personally, ako din eh. Sa ano ko, dahil ako nag-e-edit ng ating mga video from the start. Mm-hmm. Diba? Have you changed? Mayroon. Marami akong natutuklasan. Marami akong... Bagamat kunti yon, pero yung mga maliliit na improvement na yon, minor success. Yung sinasabi natin minor. Yung maliliit na improvement na yon, ano yon, magiging contributory yon para magiging better content creator ka na after a year, after 2 years. Kumbaga, i-compare mo yung ito lang yung editing ko dati. Aba, ito na yung ngayon. Parang pag titignan mo, no, in the future, no, somehow in the future, no, pag titignan mo, no, ay, ang laki na pala. Ang laki na pala ng nabago. Ang laki na pala ng na-improve. Akala ko, ano lang eh, natutunan ko lang ng ganito, natutunan ko lang ng ganyan. Akala ko, hindi naman siya, ano, importante na, diba? Parang, para kasi, dahil nga maliit lang eh, dahil nakikita mo siya as a tiny, ano lang eh. Na maaari nga, yung iba, sabi natin, hindi siya napapansin. Eh. Oo. To be a better content creator, hindi yung isang gabi lang, na kinabukasan, okay, better content. Okay na ako. Magaling na. Magaling ka na. No. Sasamahan mo yan ng consistency. Mm-mm. Dapat tuloy-tuloy ka kasi pag tumigil ka, wala na. Oo. Diba? Wala ka nang i-improve. Hindi, tsaka diba, na eh. Sa consistency, diba? Hindi lang naman siya consistent linear eh. Oo. Nandun na. Consistent ka na, pero dapat every video, every upload, meron kang nadadagdag na improvement. Consistency and improvement. Yun talagang ano nun. Dapat papunta ka doon. Hindi po pwede na, okay na yan, upload ko na yan. Oh, hindi mo na check ano kung na, meron ka bang na-improve, meron ka bang na-ayos. Kasi, there's lapses talaga. There's failure talaga. Hindi na mawawala. Hindi mawawala yun. Kailangan mo talagang, kung meron kang failure, sa susunod, iayos mo. Pero may isa pang ano, ito ano lang eh, iwan ko kung papalo ka dito para isa pa sa makakatulong para talaga what maging... What is that? Ano? Para maging better content? Oo. Creator? Oo. Ano pa? Churbol yan, ha? Bukod dun sa sinasabi natin, ha? Baka ito, naman ano, kwento mo lang yan. Hindi. Ito talaga, ano to, effective to. Kasi wait. Ganito, alam mo bakit ko sinasabi? Kumbaga sa isang tao, natural sa isang tao na believe siya sa sarili niya. Kumbaga para bang... Siyempre, ano naman, di ba? Parang sino ba naman, alimbawa ako, medyo, hindi naman sa ano, medyo lang. Pero siyempre, sino bang maniniwala sa akin? Di ba sarili ko lang? Oo, di ba, di ba? Ngayon, ang ano nun, ang loopholes nun, na, kumbaga, pagkakita mo sa video mo, ang galing-galing naman ang edit ko. Kumbaga parang walang mistake. Parang, kasi, ano yun? Ano yun? Your own? Parang mayroon silang ano, support your own? Hindi. Parang ano ba yan? Tangkilikin mo yung sariling atin. Pero may English yun eh. Yaman na yun. Ibig sabihin ganito. No? Yun talagang isang lalo na pagbaguhan. Parang ano ka na, amiss na amiss ka na dun sa ginagawa mo. Parang wala kang nakikitang mali, wala kang nakikitang mistake. Pero, hindi nanonood. Paano yun? May nanonood. Yun. Paano yun? Ngayon, yung mga nanonood, meron silang nakikita na maaaring hindi mo nakita. Ano pa yung sinasabi mo? Makakatulong ba sa akin yan? Oo. Ngayon, kung halimbawa, ano na sila, matatagal na, o magko-comment sila na hindi yung ano, hindi yung mga fault finder ha, na makapuna na lang, hindi. Yung talagang sinasabi natin, constructive criticism. Oo. Na ang intention nila to help you also to be a better content creator. Hindi ka basta pinuna, di ba mayroon tayong ano nun, na may nakita tayo, personal lang na gusto mo makatulong kaya pupunahin mo. Hindi para siya i-down, hindi para siya tawag nun, i-bash. No. The intention na ma-upgrade niya pa yung ginagawa niya. Siguro ikaw naman, nagkaroon ka ng tauhan eh. Di ba? Kaya mo pinupuna, o malito. Kaya mo ino, ito,
pagka inano sa'yo, ito mali, ito mali, ito mali. Lagi akong ganyan nun. Ah, diba? Eh, bakit mo pinupint out yung ganon? Pero hindi ako fault finder. Oo. Mali para lang talaga. Mapaganda niya yung kanyang kinagawa. Performance. Same like us. Kasi minsan kasi, parang bilib na bilib ka na, parang wala ka ng maling ginagawa. Mm-hmm. Pero mas maganda yung third party. Yung mga nanonood natin. Maganda kung mayroon lang yun. Maglalakas loob na, di ba, yung mga videos kung may nakita natin. Ka na, may nakita ka na pwede namin i-improve. Pwede mo naman yun sabihin. Yun, eh, yun ang inihintay constructive ko. Constructive criticism. Yun. Kasi, parang, maaari kasi hindi natin napapansin. Oh, maaaring hindi namin napapansin or hindi namin pinapansin or hindi namin gustong pansinin or whatsoever kung ano man iniisip namin. But, syempre, ikaw na, as a third party, di ba, pwede mong sabihin sa amin na you could have done this, maganda na gawin mo yung ganito or gawin niyo yung ganito. Mas maganda, syempre, na makakakuha pa rin kami ng feedback from you. Oo. Na pwede nating i-apply. Ah, nga pala. O di mas ma-improve natin yung performance natin. Kasi nga ang gusto natin is to be a better content creator na hindi lang naman tayo makikinabang. Alam mo ba pagka ang pinipurso mo as a content creator, gusto mo talagang mapahusay, mapaganda, hindi naman ikaw bastang makikinabang lang eh, yung mga viewer mo na nanonood sa'yo. So how about sabihin ko sa'yo na I have a problem with my camera presence. Kasi pagka na-address natin to, yung camera presence mo, it adds also you to be a better content creator. Oo. So kung may nakuha kang value dito sa aming latest upload, we invite you to like and subscribe para hindi mo ma-miss yung mga susunod naming videos.